gagamitan ng two different eyebrow products, which is the eyebrow pomade and the eyebrow pencil. So gagamitin niyan pareho at tuturuan ko kung paano gamitin niyan pareho, okay? So without further ado, before we start, shout out nga pala muna kay Ate A. Ate A, J. Habilnar, kung nanonood ka. So, ito na yung hinihiling mo sa akin ng video na mag-eyebrow tutorial ako. So, keep on watching. Bilay na to. Medyo pajuts na nga lang siya. Kasi ginamit na nga ni Mami din. Ayaw na niya kasi creamy daw to. Gusto niya yung isa naman. Yung colored soft. Yan. So, magsimula na tayo. And first, babrushin ko muna yung kilay ko gamit to. At itong spoolie. So, ayan. Para lang ma-set on place. Itong kulay nito, hindi ko alam kung makikita nyo ito sa video kasi itim yung kilay ko, diba? So, I will do my best on. So, ayan. First, kung gusto nyo mas arko yung kilay nyo, gamitin nyo yung nakaganyan. Nakaganto. Tsaka yung ganyan. Eh, ako naman naka-arko yung kilay ko, kaya okay lang sa akin kahit hindi. So, ayan. Magsisimula tayo dito. Papunta, pahilis ka ganun. Huwag niyang ididiretso siya pa ganito. Okay, ayan. First is... ayan. Then, next is... okay, magsisimula dito sa mga buhok-buhok na yung ka-faded. Yung ka-faded na buhok niya. Dito kayo magsisimula. Kung saan mas mapala yung pili. Kuha ko sa labi. Ang hirap. Wait lang. Dito. Pa-arc. Ganyan. Tapos... i-intersect mo siya dito. Ayan. Diba? Kita nyo ba? Simula kayo dito. Ito mas mahaba. Tapos, ito. Simula siya hanggang dito. Tapos, tsaka siya i-intersect doon sa dulo ng una niyang ginawa. Pagkikilay sa ibaba. Ayan. Doon sa kabila. Ayan. Same lang din. Kita ba? Ayan. Kita nyo naman siguro dito. Mas mahaba ito. Ito mas maikli. Kung saan nagsisimula yung pagkapal ng kilay nyo, doon kayo nagsisimula sa upper part. Iba-iba tayong shape ng kilay. Mayroong kilay na ganito yung shape. Napa-arco. Mayroon din naman pabilog. Yung parang kilay ni Snow White. Yung bilog na ganun. Mayroon din naman parang kilay ni Mulan na pointed dito sa dulo hanggang pointed din dito. Ang hirap kilayan din kasi di ba dapat square. Hindi mo siya total square. Parang may gradient ka pa dito. Eh ang hirap naman yung pointed na dito kasi pointed pa dito dito. Meron din naman yung mga maninipis na maganda yung pagka-play sa mukha, yung hindi sa buhok. Then meron mga manipis na hindi mo nakita, na kailangan pilayan. And meron din naman pataas, yung pag-anan yung shape, walang ganito sa dulo, pataas na pag-anan. Yun. So ayan, magbabrush lang tayo ng kilay. So ngayon, ipapresent ko naman sa inyo kung ano yung mga different types ng brushes ng pangkilay. So number one nga is, ito, itong spoolie. Ito yung lagi talagang ginagamit kasi mas maganda itong pangkilay. Yan, kita nyo naman diba? Then, next is, ito. Yan. Yung parang toothbrush na may sukulay sa dulo. Ewan ko lang kung kita nyo. Yan. May mga ganito din kasing uri ng pang-brush ng kilay. Ito siguro pang sukulay. Then ito pang brush. Ang tigas nito kaya hindi ko ginagamit. Ito. Yung daming meron ito. Ang universal na pang-brush ng kilay. Kumbaga, 90% ng population na nagkikilay, ito yung gamit na pang-brush. So, ito na siya. 1, 2, 3, 10. Yung brush lang yung ano, yung libre din sa pangkila, yung upod na. Yung parang ang dami na niyang pinagdaan eh. Nakakaloa. Upod na siya, parang yung sipil yung ilang buwan na ginamit. Diba? Ayan. Pero okay lang din naman ito at least, diba? Nakakapang-brush pangkila. Tsaka, ang dami kong kilalang may ganda ng brush ng pangkila. Brush ng pangkila. Brush ng kila. Yung ganyan. Lalo yung mga kawasi ko. Ayan. So, ito ngayon gagamitin natin. And magsimula na tayong mag-brush. Dito sa middle, sa inner corner, mag-brush ka horse vertical. Vertical, diba? Pataas. Then, horizontal, pahiga. So, vertically, i-brush mo siya, brush up mo lang. Para ma-achieve mo yung gradient effect. Then, dito naman, follow the roots of your eyebrows. Pag ganun.
kilay ko sa unahan eh. Kaya dinamix na lang ako. Yan. Kaya hindi ako nagamit ng brown na shade ng pangkilay kasi tinatang na-overcome ng mga buhok ko. Kaya mukhang itim pa din, di ba? So, let's do the other side. So, in order to make it more precise, gagamit tayo ng foundation or concealer to clean the sides of the eyebrow. So, gagamit lang tayo ng concealer brush. Ito, concealer brush. Then, for the foundation or concealer naman, hindi naman importante kung ano yung meron kayo. E di yun yung gamitin nyo. So, ito ang gamit ko is yung Sansan Liquid Foundation. So, kukuha lang tayo ng konti dito sa products. Then, klinisin lang natin yung panabi. Sorry guys, akong may mga buhok-buhok ako. Kasi buhok-buhok pa yun sa baba kasi hindi ako nag-aahit ng kilay. Ayaw ko nag-aahit ng kilay. So, ayan. Sa taas naman. Just follow the shape of your eyebrows. Tsaka kung gagamit kayo ng foundation or concealer, dapat yung kakulay din naman ng mukha nyo, diba? Dapat match sa skin tone nyo kasi ang pangat naman yung puting-puti. E di, kitang-kitang puti yung nandito mo. Parang lutang na lutang yung kilay mo, besh. Yung kilay mo batang na lutang. Ang tsaka nun. So ayan, let's do the other side also again. Napadami. Laban na yan. Ngayon, kuha na lang tayo dito kasi ang dami nga. Ayan. Tips ko lang sa inyo, huwag kayong maglalagay ng foundation dito sa gitna. Makaganan. Kasi ina-use nyo yan, box yan. For sure, box yan. Kaya huwag nyo lalagyan yan. Dito lang sa dalawang tae. So, eh, di ba? Mas mukhang malinis. Mas mukhang in-shape na in-shape yung kilay ko. So, I'll be back. Lilinisin ko lang to. Ito na yung ating finished product. Finished product talaga. Ayan. Ganyan dapat magkilay. Yung gradient dito. Saka medyo precise dito, di ba? Hindi yung square. Hindi yung checkbox. Yung trap. Ako talaga naging friend mo, guys. Hindi kita hayaan ganun ang kilay mo. Naayusin ko talaga. Hindi hiram yung pangkilay mo. Tapos babarahin natin yung kilay mo. Tuturuan talaga kita. Di ba ganyan naman dapat? Helping is caring, income. So, promise magmukhang magandang dito natin. Kung meron naman ganito, gamit kayo ng highlighter. Tapos, ilagay nyo lang dito sa may brow bone nyo. Kung meron lang naman kayo, promise mukhang angat nyo. Nakis mong brush ko. Kasi may brow bone lang, para diba? Magandang tingnan. Sarap? Basta ang tips ko lang sa inyo, huwag kayong magkaano dito na itim, yung pabox na. Basta ganyan lang lagi, gradient part dito, tapos dito. Ayun, medyo darker na. So, ayan. Okay naman, diba? Pantay ba? Pantay naman siguro. Rahin ko lang to, then proceed tayo sa paggamit ng eyebrow pomade. So, dyan muna kayo guys, then I'll be back. So, ayan, very very na ulit yung kilay ko, wala nung kung anong nakalagay dyan.
Yan. Balik na sa original na itsura. Itsura. Tama itsura. Pahangit. Yung kilay lang maganda. Yung mukha. Tapos. So, proceed na nga tayo sa paggamit ng eyebrow pomade. Ganito, ganito siya. Gaya nung pinakita kong picture kanina. Ganito. Nasa body siya. Yan. Babasagin. Then, ako naman, may in-order ako na eyebrow pomade sa Shopee. Lagay ko na lang yung shop na binilihan ko dito. Ayan. Lagay ko lang dyan. Ito yun. Meron silang available 3 shades. Actually, yun ay rebranded. So, we have here the ebony, itim, then medium brown. Medium brown. Nakalagay siya sa gantong container, plastic. And it is 5 grams. Dami nito, ba't dabang maubos? Diba? Then, last one is the medium brown. Ayan. Hindi ko siya masyado nagagamit. Actually, umorder na ako nito ng una. Then, nakita naman ang klase ko sa Shopee. Then, nagpasabay sila. Then, kinancel ko yung unang order ko. Eh, bawal na daw i-cancel. Kaya, nadoble yung order ko. So, dami kong ganito, bash. Anim. Pagkadami. Bago ko maubos yan. Diba? Pero, ang gagamitin ko is medium brown. Para na makita niyo sa kilay ko. Kasi, itim na yung gagamitin. Kung itim yung gagamitin ko, hindi mas lalong ang pangitin niya. Pero, usually, ang ginagamit ko talaga, black. Hindi ako nagbabrown ng pilay. Nang pang pilay. So, ayan. Nagamit lang tayo ng brush ng pangkilay. Ano ba yan? Ano ba tayong tapin? Basta yung pointed yung tip niya. Hindi siya ganito ha. Basta yung ganyan. Tapos pahilis yung ganyan. Ayun. Basta ganyan. Basta ganyan. Kasi yung ganyan ko, nandun sa isang kaklasi ko na kay Raven. Sa kanya yung remembrance ko na sa kanya. So, ayan. Ang gagamitin ko nga is yung dark brown. Kasi ito may label siya pag umorder kayo ng ganyan. M brown means medium brown. Ito yung dark brown. Ito yung pagkakaiba ng kulay niya. Mas maganda to. Ito, pula to eh. Pula. Hindi siya magandang pangkilay. Alam niyo yung pangkilay yung mga matatanda, yung mapupula. Parang nga si Little Mermaid doon. So ito, ito mas okay pa to. Dark brown. So ito nga yung gagamitin natin na dark brown. Yung amoy na. Amoy ano siya? Hindi siya amoy chemical, amoy organic na parang may castor oil. Kasi kiniklaim nga nito na may eyebrow grower daw siya. So yan. Kukuha lang tayo ng product dito. Para sapat lang yung product na makuha mo. Ganto na siya sa tabi-tabi. Yan. Ganyan mo siya yung excess niya sa tabi-tabi. Parang yung nagtataka ng gatas ng baby pag nititimpla. Diba ginaganyan? So yan. Lagay na ulit natin. Actually, para ka lang din naglalapis. Kunwari, ito yung lapis mo. Then, yung product is ito. Parang nabukod lang. Ganun. So, ayan na. Huwag kayo matatakot gumamit nito. Matakot kayo pag yung sobrang pigmented tapos sobrang dami na nilagay mo. Kabahan ka na, besh. So, ayan. Gaya lang din ang ginawa kanina. Dito kami sisimula. Then, film nyo lang yung gitna ng pangkilay nyo. Tingnan. Pag ano na, hindi yung ganun na ganun. Parang nagkukulay na. Yung kabila, kagawin din natin yung kabila. Passion 21. Baka naman. F21, baka naman. Dahan-dahan lang din kayo sa paggamit nito kasi minsan yung ibang ganda parang mamasa-masa. Kaya ayun. Ito naman hindi naman. Nakokontrol ko naman yung product. Ayan, feel nila. Basta mag-start kayo sa upper part. First dito sa ilalim, then sa taas. Then feel nila yung loob. We'll be right back.
liquid foundation ulit tayo. Linisin ulit natin yung panabi. Tignan namin ang mukhang linta. Tsaka. So, ayan. Diba talaga pag pinapoundation yung kilay, pag nililinis yung kilay, mas nakikita mo yung pinaghirapan mo. Diba? Mas precise. I'll be back later. So, ayun, that's all for today, guys. So, I hope may natutunan kayo sa akin. And, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to click the red button and subscribe here, right now. And, click also the notification bell para ma-notify ka pa sa mga upcoming videos. So, bye-bye!